Dito na naman kayo sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Nag-end life na yung printer natin, which is Epson L3110. Anong mga magiging epekto nito kapag nag-life na siya, hindi na tayo makakapag-print. Pero, makakapag-print naman tayo, kailangan nga lang natin siyang i-reset. So, hindi ba kailangan natin mag-reset? Kasi na-reach na niya yung paper na dapat natin i-print sa isang batch. O kaya minsan, nakakadaming headway na tayo. Ayan ang itsura niya kapag need na natin siyang i-reset. At ba nag-i-blink yung dalawang ink at isang paper. Mag-start na tayo. Ang una niyong gagawin bago kayo mag-reset ay papatayin niyo muna yung antivirus. Sunod, i-cancel natin yung mga printing jobs. Ngayon, da-download na natin yung resetter. Ilalagay ko yung link nito para ma-download nyo sa description for free. So, malalaman nyo lang yung password nito dito. So, keep watching. And guys, mabilis lang naman yung download niya. Sobrang bilis lang as in. Mabilis lang siya kapag mabilis yung wifi niya. Nakadepende to. So, ayan. Download na agad siya. Sobrang bilis lang, di ba? Ito, guys. Ito na siya. Ito. Nakarar siya. So, gagawin natin. Extract to Epson siya. Ito ang password. Ayan, guys. Ang password. Okay, na natin siya. Naka-extract na siya, guys. So, pwede na natin siya i-open. Yun, punta lang tayo dito sa Epson. Yan, guys. Ang pinaka napakahalaga na nakapatay ang protection nyo or antivirus nyo dahil hindi nyo ito makikita kasi hindi siya pinapaguran ng antivirus. Wala siyang nakalagay dito na edge prop. Ibig sabihin na nakabukas pa yung antivirus nyo. Nakaganito na. Right click. Run as administrator. Yes. Yan. This application has been registered to CNCF. Ito guys, ang ating code. Gagawin natin ito tayo pad. So, ayan na. Okay. Click okay. Babalik tayo dito, guys. Punta tayo sa Keygen. Keygen. WNGen Epson dito. Pupunta tayo dito. I-open natin siya. License Manager. Ayan, guys. Buburahin natin to. Kailangan wala siya. Buburahin natin itong dalawa na to. So, delete license. Mag-add tayo ng license. Yan, customer company. Nasa inyo, nakadepende sa inyo kung ano ilalagay nyo. So, nasa sa inyo kung maliit na letters o malaki. Huwag kayong makonfuse. Ipipaste na natin yung hardware ID na kaninang kinuha natin.
I-paste na natin siya. Naka-paste na siya, guys. Ayan. Click. Okay na natin sa baba. Click okay or save pala. Ayan, guys. Nakagawa na tayo. So, bago natin exit click, kailangan muna natin ng create license key. Pindutin natin yan. And lalabas ito. Key successfully generated in folder. Yan. Okay. And X na natin. X. Kung mapapansin nyo kanina wala to, ngayon nandiyan na siya kasi gumawa na tayo ng ating license key. Click lang natin to. So guys, ipakopy natin to lahat. Balik tayo sa Epson L3-110 Multi-PC. And ipipaste natin siya dito. Nagdalag yung aking paste. Okay, naka-paste na siya. Click natin to. Done as administrator. Yes! This application has been registered to Twinkle Mabel Pablo Estela. Select. Particular. Baba lang tayo ng onte and weight ink pad counter. Okay. Then, yan. Check lang natin itong main pad counter. Then, check. Ayan. Itong sinasabi ko, maximum, ito yung pages na na-reach na natin na mga print. Isang batch. So, click ulit natin itong main pad. Pwede nyo isama itong flatten pad counter. Pero, okay, sige. Bahala na lang kayo. Initialize. Then, when the OK button is clicked, counter will be initialized. Click natin ang OK. Then, sasabihin niya na, please turn off your printer. Turn off. Pagtapos natin i-turn off yung printer, press natin ang OK. The waste ink pad counter has been initialized properly. Turn on the printer and click the check button. So, click muna natin yung printer. On muna natin. On na natin. Ganyan ang tunog niya. Click na natin yung okay. And click the finish. X na natin lahat. Then guys, napansin nyo na wala na yung dalawang nagbiblink dito. So, ibig sabihin, okay na siya. So, mag-print. Natapos na naman ang ating video sa araw na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video, abang-abang ka sa aking channel. Kung may katanungan o gustong umorder, maaari akong kontakin sa aking social media accounts link below. Paalam mga katala!